Hey, what's up again mga katek? And welcome back again to my channel. This is your service, Ryan Crosetek. And sa panibagong araw na naman to mga katek, at may bagong video tayo na gagawin ngayon. Bali, ito ay isang Toshiba na 32-inch LED TV. And bali, ang problema raw nito mga katek ay color problem. Medyo kulay violet or pink yung display niya. So, ngayon mga katek ay ginawa na to ng ibang technician, tapos napunta dito. So tingnan lang natin mga katay kung anong magagawa natin dito, kung kaya pa ba natin i-repair o baka hindi na. So mga katay, bago tayo magsimula, i-shoutout ko muna yung ating masugid na taga-subaybay na walang iba kundi si Nestor Palos. Shoutout sa iyo idol. Ito ay itong taong to ay bago ako nagsimula ng YouTube ay siya yung unang nag-message sa akin ng mga about sa aking pag-repair, at medyo na-touch ako dun sa mga mensahe niya sa akin. So, shout out natin siya. So, yung mga ibang kaibigan natin na bago sa ating channel ay next time ko na lang kayo i-shout out mga idol sa ating next video. So, at sa mga kaibigan natin mga katek dyan, alam niyo na kung sino kayo guys, shout out sa inyo. And simulan natin ito mga katek. So ayan mga katek, ito yung unit natin na ito, sa araw na ito, itong Toshiba na 32-inch LED TV. So ngayon, taksak na natin para makita natin kung ano yung problema nito. So ayan siya mga katek, ito yung problema na sabi ng may-ari. Ako yung naguguluhan kung anong kulay ba to, pink ba to or violet, kasi parang naghahalo yung violet at saka kulay pink. So yan ang problema niya mga katek. Dapat kasi dito ay blue back to mga katek, blue background. E ngayon ay naging kulay pink at medyo kulay violet ang kulay. So kayo na humusga mga katek kung anong kulay ito. So ngayon ay check natin kung sa channel. Ako po, channel 2 lang po yung nakasave. Ayan mga katek, medyo may problema pa rin sa may problema rin sa linearity niya. Hindi masyadong clear. Ayan mga katek, ito ay parang tulad nung ginawa natin dati mga katek yung ITC, kaso lang yung ITC ay nagbabago yung kulay. Parang burn test siya, may kulay green, blue at saka ganito, medyo pink. So ang gagawin natin mga katek ay sundan lang natin yung ginawa natin dati dito, na yung mag-cancel tayo ng linya, and sana nga ay gagana. So nakatulad lang tulad to ng ITC na nagawa natin dati. Bali doon tayo mag-umbisa mga katek, doon sa bandang kanan na ika-cut natin ng mga signal lines. So yan mga katek, ganito kasi mga katek yung mga boltahe doon sa ating top board ay kompleto, yung BIN, BGH at yung VGL at saka yung EBDD at HVDD. Present po yung lahat mga katek pag ito problema, kasi normal naman, meron naman siyang okay naman yung yung kuha niya. Meron naman tayong nakukuhang display, kaso yung kulay lang ang problema. So balibuksan natin ito mga katek. Ayan, buksan natin to para makita natin itong loob. So yung mga katek, ito yung power supply niya, tapos ito yung main board, and then ito yung top board natin. Ito yung top board mga katek. Bali ginawa na to dati ng ibang technician mga katek. So tingnan natin mga katek. So makikita natin mga katek, meron ng kiniskis na linya dito.
Ito po yung mga signal lines, mga katek, na ating i-cancel. Kaso nag-try sigurong mag-cancel yung ating yung dating gumawa nito, pero nakita natin ito ay isa lang, isang linya lang yung kinat niya. Yeah, kung makikita yung mga katek, ito isang linya lang yung kinat niya. Ito lang ating sundan, mga katek. Bali, mag-trial and error din tayo dito. Cut tayo ng isa, tapos pa isa-isa lang natin pag-cut ito, mga katek. Tingnan natin kung saan banda na maging normal yung display. Bali, sundan natin yung ginawa natin dati, yung ITC, kasi yung ITC ay parang ganito din yung problema. So, pati dito, mga katek, sa bandang kaliwa ay nag-try din siya mag-cut dito. Kiniskis niya yung mga signal lines. Yan, kung makikita niya, mga katek. So, try lang natin mag-cut ng isa-isa dito, mga katek. Trial and error lang natin itong ang gagawin natin dito. So, bali, na-check ko na yung mga voltahe dito, mga katek. Yung VGH, yung VGL, EBDD, HEBDD, yung VDD, VCC niya, saka yung mga signal lines. Bali, present po yung lahat, mga katek. So ngayon, mga katek, balik tayo, mga katek, and medyo natagalan tayo sa ating proseso ngayon, mga katek, kasi yung ginawa ko dito, mga katek, ay trial and error din. Bali, dito tayo nagsimula mag-cancel ng lines, mag-cut ito, mga katek, itong si KB1 natin. Tapos try ko, mga katek, naging normal naman yung display, kaso lang in a few minutes, few seconds lang, mga katek, ay bumalik yung dating problema na kulay violet yung display. Medyo kulay pink or violet ba yun? So hanggang sa nag-try ako ng next step, mga katek, ay nag-cut ulit ako itong katabi niya, yung next na lines, then check ko ulit kasi, pero nandun pa rin ang problema, mga katek, hindi pa rin naging normal yung display hanggang sa umabot ako hanggang dito, itong pin na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang inisa-isa ko to, mga katek, na pag-cut kinansel ko to isa-isa, pero ganun pa rin. Medyo maging normal siya pag bagong flag, then bagong saksak, maging normal siya. Tapos in a few seconds lang, pabalik naman yung problema. So ngayon, mga katek, yung ginawa ko ay binalik ko lang to. Pasensya na kayo kasi medyo pangit yung pagkahina ko dito, yung pag-resolder ko balik. Yung pagbalik natin sa mga lines, siguraduhin nyo, mga katek, na hindi magiging grounded tong magkatabing lines. Yun lang siguruhin nyo, at dapat makonnect nyo itong, may balik yung connection niya. Ang ginawa ko dito is nilagyan ko lang ito ng soldering lead, then chine ko yung resistance, meron na, bumalik na, so okay na siya, mga katek. Bali, ginaya ko lang yung ginawa ko sa dati, mga katek, yung ITC, dito ako nagsimula banda, ngayon ay ginawa ko pero hindi naman gumana. So ito, mga katek, dito na tayo sa kabila, nag trial and error sa ating kabilang bap. So ngayon, mga katek, nagsimula ako dito sa pin, yung si KB1 dito, yung si KB2 first line, tapos check, nandun pa rin ang problema, mga katek, hanggang sa pangalawang lines kinat ko, mga katek, ay nandun pa rin yung problema hanggang sa umabot ako sa pangatlong linya, mga katek. Ito yung si KB2, mga katek, hanggang sa umabot ako dito, tapos chine ko, naging normal na siya, hindi na siya bumalik yung dating problema ng medyo kulay violet yung display. So bali, ang kinat ko, mga katek, ay itong si KB2. So ngayon ay check na natin to. Medyo mataas yung proseso natin, mga katek. Liha lang ang baon, ba? Liha rin katapat. Liha lang palakas. So, mga katek, tingnan natin dito, mga katek.
So ayun siya mga katek, naging normal yung display kasi kanina ay in a few seconds lang ay babalik na yung problema. So ngayon na, ngayon gagawin natin dito ay check natin ito, hila natin itong unit ng medyo matagal. So balik, close muna natin ito tapos mag-check tayo ulit. So ngayon mga katek ay matapos na nating isara itong ating unit na Toshiba mga katek. Medyo matagalan doon sa pagsara kasi nawalan yung ibang yung ilang screw dito, hinanapan pa natin kasi ginawa na to ng iba. So ngayon mga katek, plug na natin. Yan, nagkulay light green siya. So, yun siya mga katek. Bale, nilagyan ko sana ng flash drive mga katek. Kaso wala tayong remote talaga na para sa kanya. Na hindi tayo makapag-select dun sa movies. So ang ating tingnan ito mga katek ay ito lang ating menu para may makita sa'yo sa screen. Yan, ito lang po pwede sa ating remote na ano ba to? China remote para to. Pero Toshiba ang pangalan. So yan mga katek, balik normal lang yung ating unit mga katek. Gusto ko nang lagyan ng antena kaso lang hindi siya na auto-program, tapos yung auto-program ay nandun talaga sa remote. Hindi pwede yung China na remote, yung original talaga na remote ang kailangan mga katek. So bali tinest na natin to mga almost 15 minutes mga katek at hindi naman bumalik yung problema niya. So ngayon okay na to mga katek, gumana yung ginawa natin dito. So pasensya na kayo mga katek kasi hindi tayo makapag-testing ng movies mga katek. So at least may nakita tayo sa screen na nakita natin na back to normal na itong unit natin ito. So yan mga katek, balik natin doon ating menu. So ang dito na lang mga katek, sana ay may natutunan na naman kayo sa ating video sa araw na ito. And kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe. Thank you for watching mga katek. God bless you all.